ka na ba sa graduation natin? Nakakalungkot at nakaka-excited, no? Kasi baka di na tayo magkita sa college tapos nakaka-excited maging college student. Balita ko si Simon yung valedictorian. Grabe! Gwapo na, matalino pa. Okay sana kung Daxrin para total package. Napairap na lang ako sa ere at ngumisi rin habang nakikinig sa usapan ng aking mga classmates. 2 months na lang, graduating na kami. Hindi ko alam kung masisiyahan ako o mababagot. Kung summer kasi, palagi na lang kami nagbabakasyon sa aming probinsya. As usual, iiwan na naman ako nila mama kasama si Kuya Santi. Pangarap ko rin maging model someday, kaya mahilig ako sa lahat basta pagdating sa mga decorations at fashions. Susunduin ka ba ng kuya mo mamaya? Tanong ni Tina sa akin. Siya yung may crush kay Kuya Santi. Di lang pala siya ang dami nila. Si Kuya kasi third year college siya, kaya tuwing susunduin ako, ako ang kanilang tinatanong. Oo, numisay silang lahat sa aking sagot. Ilang minuto pa tumunog na ang aking cellphone. Nabasa ko ang text ni Kuya na nasa labas na siya. Mauna na ako ha, andiyan na si Kuya sa labas. Hindi naman kami mayaman. Yung papa ko, nagpaparenta ng mga van. Nasa pito yung lisensyado naming van. Maraming turista ang nagrarenta noon. Si Mama Mona naman ay isang elementary teacher. Si Kuya Santi, nagpa-part-time job sa isang bistro para may pangdagdag sa kanyang gastusin bilang college student. Ako, sumusunod lamang sa gusto ng aking magulang. Pagkalabas ng school, naaninag ko na ang pick-up ng aking kuya. Napabuntong hininga ako dahil may mga humahagikik na namang mga babae na may crush dito. Hindi tinted ang bintana ng pick-up kaya nakikita ko siyang seryosong tinitignan ang kanyang cellphone. Unang apak pa lang ng pako sa sahig ng sasakyan, umingay na ang pick-up dahil kinakalawang na ito. Mabuti hindi maarting tao ang kuya ko. Tinignan lang ako nito at pinaandar ang sasakyan. Hindi kami close. Mula pa noon, seryoso talaga siyang tao. Kahit ako na intimidate na lumapit o magtanong sa kanya. Kuya, sila mama? Wala pa siya sa bahay. Yan ang parating tanong ko sa kanya at ang parating sagot niya sa akin. Naka-jersey pa ito halatang galing lang sa basketball. Gabi na at wala pa rin sila mama at papa. Nakaluto na ako ng hapunan. Magharap kami sa lamesa ni Kuya Santi. Kuya, malapit na graduation ko. Ano para regalo mo sa akin? Tumingin siya sa akin. Nakita kong may hikaw ang dila nito. Next time, birthday na ni Ana sa mismong graduation mo. Palagi naman ni, wala naman akong pake. Siguro sila mama mayroong regalo sa akin. Aalis ako. May gig ako sa bistro. Lock the doors, maliwanag. Opo kuya, tumayo ito at umakit sa kanyang kwarto kabadami ng kwarto ko. Pumaba ang tingin ko sa mesa. Naiwan niya ang cellphone niya. Nagdadalawang isip ako kung kukunin ko ba o titingnan ko muna. Siyempre, yung nanaig ang ikalawa. Kinakabahan akong kinuha ito at walang password. Pero yung wallpaper niya, nakatapos siya na nasa dagat. Ngayon naiintindihan ko na talaga kung bakit marami ang baliw sa kanya. May sarili yatang isip ang mga daliri ko at inuna ng gallery. At ito pa, yung video talaga ang inuna. Diyos ko po, umungol bigla ang cellphone niya ng malakas. Lumagapak iyon sa sahig pero syempre nakita ko na lahat. Si kuya nasa ibabaw ng babae. Nakapanood na ako ng porn pero yung porn na kuya ko mismo makikita ko. Namamawis ako ng sobra. Grabe. Ara! Isang galit na boses ang mas nagpakaba sa akin. Pinulot ni kuya ang cellphone niya na may crack na. Hindi na virgin si kuya? Anong nakita mo? Tanong nito sa galit na boses. Napalunok at naiiyak na ako. Galit na galit siya sa akin. Ano?
Sagot. Ikaw, kuya, at ng babae, nagsisex kayong dalawa. Pumikit ito na mariin at hinilot ang sentido. Sa susunod, huwag kang mangialam. Biglang napabangon sa pagkakahiga at kumidlat kumulog ulit. Madaling araw na at grabe yung ulan sa labas. Takot ako sa kidlat, lalo na sa kulog. Mabilisan akong umahon at lumabas ng kwarto. Sinubukan kong buksan ang kwarto nila mama at papa pero lock. Hindi naman siguro magagalit si kuya. Saka baka wala naman siya. Napatili ulit ng kumulog kaya binilisan ko ang takbo. Hindi lock ang pinto ng kwarto ni kuya kaya halos tumalon ako sa kama nito at tumalakbong ng kumot. Hinila ko ang malaking unan at niyakap. Mas safe ang nararamdaman ko kapag nasa kwarto nila mama o ni kuya. Mas kinakabahan ako sa kwarto ko kapag umuulan ng malakas. Isang magandang panaginip ba ito? Nakikita ko kasi si Captain America. Nakayakap siya sa akin. Ngumiti ako na pagkatamis-tamis sa kanya. Hala, ang gwapo niya. Ang gandang panaginip naman ito. Nasa kama raw ako at nakadagan siya sa akin. Laking gulat ko na lang na naghahalika na kami. Ang lambot ng labi niya. Ang first kiss ko, si Captain America. Ang galing. Dahil panaginip to, lubis-lubusin ko na. Pinarte nito ang aking hita at sinuklian ko naman siya ng halik. Napaungol ito at bumaba ang halik niya sa aking dibdib. Diyos ko po, ang sarap-sarap ng panaginip ko. Pinagsawaan raw nito ang dibdib ko. Bigla akong naihi. Naiihi talaga ako habang nilalasap niya ang dibdib ko. Matayog na ang sikat ng araw na magising ako. Napabalikwas na lang ng bango nang makita ko ang likod ni kuya. Inaayos nito ang gitara niya, bigla itong humarap nang maramdamang bumangon na ako. Nangunot ang noo nito. Good morning, kuya. Morning. Napakamot na lang ako sa aking buhok. Sorry, dito ako natulog. Umulan kagabi. Walang problema. Mukhang na naghinip ka kagabi, ah. Namula ako ng bongga. Ha? Umiling-iling ito at ngumisi. Next time, you will sleep here. Please wear diaper. Para kang bata, umihi ka pa talaga. Lumaki ang mata ko sa hiya. Dalagang umihi si Ara. Tugsok pa nito sa akin. Bangan ang part 2 ng love story ni Ara and Santi sa pinamagatang Magkadugo. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe, like, and share. Comment down below kung may katanungan ka po o may request. And press the notification bell para updated ka sa aking mga video na ipapalabas. Maraming salamat po and thank you for watching. God bless all. Keep safe always. Bye-bye. I love you all.